So what's up? Ayan, so panibago na naman katanungan galing sa ating isang subscribers ang ating sasagutin. Ito po yung kanyang katanungan. So yung kanya daw pong manok is nakatuka ng bulate. Okay, nakatuka po siya ng bulate mula po doon sa sa decay ng isang manok. Okay, so natuka po niya yung bulate doon. Okay, so ang resulta, yung kanyang manok po is hindi na kumakain, malungkot, at nai-stress po. So ano po yung possible na nangyari sa manok niya? At ano po yung possible na po pwedeng maibigay nating solusyon dito? Okay? So mga kamanok, bago natin simulan ang simpleng video ito, simpleng katanungan na ito, isa lang inihiling ko, kung gusto nyo yung mga ganitong klase ng video, ganitong klase ng usapin pagdating sa pagmamanok, just click the subscribe button, notification bell, and join button para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga video and tips na po pwede kong i-share sa inyo. Kung napindot mo na, maraming salamat sa iyo and umpisahan na natin ang ating topic ngayong umagang ito. So yun nga, kung yung mga manok niya is naka-range or nasa cording or nasa TP, possible talaga na makakain siya ng mga ganyang klase ng pagkain, or actually hindi naman pagkain yun eh, pwede po kasing tukain yun or kainin anytime, kasi po ang ating pong mga manok, sila po is kumakain ng mga insects, kumakain po sila ng mga worms and etc. Okay, yan po yung nature ng ating mga manok. Nakakatulong po yun upang mas ma-develop po ng maayos yung kanilang sistema. Pero ito nga po mga kamanok, ang natuka daw po ng kanyang manok is galing po doon sa lupa na bulate na nga po na nabubulok yung nag-abroad na manok. Okay? So natuka po niya 'yon. So ngayon, yun nga po na stress, hindi tumutuka. Ano po yung possible na nangyari? Para sa akin ito po yan. Siya po is possible bumagal po yung kanyang panunaw. Dalawa po ang possible na naging resulta nito. Bumagal yung kanyang panunaw, hindi po siya nagtunaw. Bumagal yung sistema, kaya po siya is nai-stress, nalulungkot, hindi po mag-digest ng maayos yung kanyang sistema, yung kanyang balun-balunan. Okay? Kasi nga po, hindi po pagkain na nakakatulong sa kanyang katawan yung kanyang nakain. Ngayon, ano po yung possible nating gawin? Pagka ganyan po mga kamanok, dapat po pinapasuka po natin yan. Ilalabas po yung kanyang mga kinain para sa ganon, lumuwag po yung kanyang nararamdaman. Para sa ganon, yung infections na nasa kanyang sistema is mailabas po niya para po siya is makarecover. Para po siya is maging malusog ulit. Para po siya is sumigla ulit. So yun po yung first thing na naiisip kong gawin natin. Pasusukahin po natin para po lumabas yung mga pagkain na nakain niya on that day. Kasi po, Kasi po on that time, na-stress po sila, hindi po talaga sila tutuka, malulungkot po sila at mag-a-abroad kapag hindi po yan natin naagapan. So para nga po sila is maging masigla, sumaya ulit, maging healthy, kailangan po nating ilabas yon. Paano? Kailangan po nating pasukahin. Inyo pong painumin ng maraming tubig hanggang sa lumambot po yung kanyang butse, and inyo pong itiwarek ng biglaan. Para sa ganon, lumabas po yung kanilang mga kinain. Okay? So mapapansin nyo kapag kaganyan, nailabas niya na yung kanyang mga kinain, bigyan nyo po sila ng True Grit. Yan po yung suplemento na makakatulong upang mas mabilis po yung recovery ng manok. Okay? Yung kanya pong sistema is makarecover ulit, mas bumilis po yung kanyang sistema at magbalik po yung kanilang healthiness. Pangalawa mga kamanok, baka po siya is magkaroon ng limber neck. Okay? Alam nyo naman siguro yung limber neck. Ang ibibigay po naman natin dyan is Yakult na may konting asin. Yakult na may konting asin, ibigay niyo po yan, ipainom niyo po yan. Kung hindi po sila umiinom at sila nga po is malungkot, pwede po kayong kumuha ng syringe. Doon niyo po ilagay yung Yakult na yan, saka niyo po ipainom sa kanila. Okay? So, makakatulong yan, do it every day. Makakatulong yan para po bumilis yung kanilang panunaw. Yung pong mga good bacteria is madagdagan sa kanyang sistema at mailabas niyo po yung komplikasyon o yung infection na dulot ng kanyang nakain na worm. Okay? So, gawin niyo po yan every day hanggang mapansin niyo maging healthy ulit sila, maging maayos po ulit sila.
At pag nakita nyo na unti-unting nakaka-recover at unti-unting nagiging healthy at maayos yung mga manok ninyo, soft feeding lang po ang inyong ibibigay sa kanila. Yun po yung pagkain nila, soft feeding. Makakatulong po yun upang yung kanilang sistema is bumilis, hindi po sila mahirapang tumunaw ng pagkain. Okay, para po sa ganun, easy digestion lang po yung kanilang sistema. Okay, so pwede kayong gumamit ng Integra 1000 or 2000, yung pansisiyaw, para po mas mataas yung proteina, mas madaming vitamina, mas maraming nutrients ang makuha ng inyong mga manok. So habang sila is nagre-recover doon sa kanilang stress, so yun nga po, ipahinga nyo lang po sila, hayaan nyo muna sila sa cages nila, hayaan nyo silang makarelax. Okay? So sana makatulong ang simpleng video ito sa ating mga kamanok na may ganito klase ng sitwasyon, especially sa'yo. Hindi na kita babanggitin, hindi na kita i-shoutout kasi nakalimutan ko rin ang pangalan mo. Ano? So bago ko tapusin ang simpleng video ito mga kamanok, sa mga nagtatanong dyan ng maayos na vitamina and supplements pagdating sa kanilang mga manok, why don't you try our Herbox mga kamanok? Napakaganda nito pagdating sa ating mga manok. Ayan, so ito po is merong 4 times calcium. Alam naman natin ang calcium ay nakakapag-improve ng bone health development ng ating mga alagang mga manok. Ayan, meron din po itong meron din po itong natural vitamin B12 na pinapaganda ang sistema o yung blood circulation sa loob ng ating mga manok. Kung papansin nyo, talagang healthy and happy yung ating mga alaga. Ayan, so and lastly, meron din tayo ditong herb bolts. Ayan, so ito po is natural supplement na kapag na-feel nyo na inyong mga manok is nawawala yung sigla, okay, nai-stress, nalulungkot, ito po ang inyong okay, ipainom. Ayan, so 3 to 5 drops mga kamanok bago umalis ng farm, pagkarating, and 30 minutes bago po, okay, ang mismong event na yon, bigyan nyo rin po mga kamanok. Ang dami na po nating mga subscribers, mga baguhan ang tumalon sa tuwa dahil sa ganda ng ating mga vitaminang ito mga kamanok. Ayan, so mga kamanok, sa mga interesado dito, pwede nyo po akong tawagan or i-text sa 0916-269-2725 or pwede rin sa 0955-653-7057. Ayan, so mga kamanok, sa lahat po ng ating subscribers na nakakuha na nito, maraming salamat mga kamanok, and masayang-masaya ako dahil sa inyong mga tagumpay na nakamtan dahil or gawa dito sa ating mga bitamina. Okay, so mga kamanok, tayo po is nasa 170,000 subscribers na and still counting. Ayan, so salamat sa pagsuporta at pagtitiwala noon, ngayon, at sa mga susunod pang panahon. So this is Linyada ng Mamay. So far so good. Ingat kayo mga kamanok. See you for our next vlog. Paalam!